Praise God. Last word. Last issue. The seventh one. Yeah. Father, into your hands I commend my spirit. Isa ito sa issue na nakita ng ating Panginoon doon sa mga nakapaligid sa Kanya. Hindi niya sinabi na, Father, pahabain pa buhay ko. Marami pa akong tuturo sa mga disipulo. Father, gusto ko pang gumawa. Pangako, tanggalin mo lang ako dito. Lalo kitang susundin. Never niya sinabi yon. Pero ang sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit. Sa ilang taon ko pong bilang pastor, ito po yung madalas kong nadidinig. Doon sa mga taong gusto nang kunin ng ating Panginoon. Panginoon, pagalingin mo lang ako. Nangangako ako. Maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, huwag muna ngayon. Marami pa akong gagawin. Hindi nabanggit ito ng ating Panginoon. Bagkos sinabi niya, Father, into your hands I command my spirit. Huwag muna ngayon, Diyos ko, huwag muna ngayon. On that particular time of day, binigay niya ang Espiritu sa ating Panginoon because of His obedience to our God, because of His trust to our God, because He have given everything to our God. Kung gusto mo akong kunin, Panginoon, I commend my Spirit unto you. You know why? Because He is more attached to His Father in heaven, not in this world. Mas malapit siya sa ating Diyos Amang nasa langit kesa sa mundong ito. Mas marami siyang ginagawa para sa ating Diyos kesa dito sa mundong ito. Yes! Marami tayong plano sa mundo. Marami tayong gustong gawin sa mundo. Marami tayong iniisip lalo higit sa ating mga anak. Pero mas mahal ang ating Panginoon, yung ating anak. In short, on that particular point of time, He commanded His Spirit as if He is saying, Lord, my God, take my spirit. At yung hindi ko naituro sa aking mga disciples, you teach them. Panginoon, yung hindi ko nasabi sa aking mga disciples, you tell them. Panginoon, yung hindi ko naihayag sa aking mga tinuturuan, you reveal to them. And now, O God, if you want to take me, I commend my spirit to you. Did you get that one? Mas attached siya sa ating Panginoon. Mas meron siyang tiwala sa ating Diyos. Mas alam ng ating Diyos ang nararapat niyang gawin dito sa mundo kesa sa Kanya. Marami ang nakikita niya, Lord, kahit siguro nung araw, sinasabi ito ng mga tao, huwag mo muna ako, bata pa ako eh. Lord, huwag muna ngayon, marami pa akong gagawin eh. Lord, hindi pa pwede. Pwede ba, Panginoon? Nangangako ako. Huwag muna ngayon. Kahit pala nung araw, merong ganon. Hanggang sa ngayon, ay meron pa rin ganon. Pero pag nakadinig naman kayo ng ganon, pag nagsabi ng ganon, huwag niyo naman pagalitan yung mamamatay na. Mamamatay na nga eh.
Ano ka ba? Mas atas ka yata sa mundo eh, kaysa sa Panginoon eh. Huwag mo na pagalitan. Tumahimik ka na lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tumahimik ka na lang. Mamatay na nga, pagagalitan mo pa. Walang ganon. Sinasabi ko lang ito dahil, nandiyo yung kagalakan niya. Lord, parang ba? Pero nyo, tignan nyo ito, no? Ilan taon niya lang tinuruan yung mga disipulo niya? 10 taon ba? 5 taon ba? Ilan? 3 years lang. 3 years lang. Ang tinuro niya. Ang dami niya pang... Sabi nga sa Revelations, kung ilalagay lahat yung kanya itinuro, kulang yung Bible. Ang dami niya pang gustong ituro. Marami pang gustong sabihin. Lalo na itong mga si Pedro nito, katitigas ng ulo nito, si Thomas nito, hanggang sa huli. May doubt pa rin sa kanya. Akit na nga siya sa langit. Tinusok pa yung sugat niya. Nakita niyo yun? And yet, his trust to our God, his attachment, not in this world, but our God, sinabi niyang, Father, into your hands, I commend my spirit because I trust you so much. Ayaw. But if we are detached from this world and attached to our Lord, we will not fear death. Sabi mo sa katabi mong mamamatay ka rin. Hindi, wag. Wag. Nakita niyo yan, yung pagkakaiba. Nandun yung trust mo, nandun yung pag-ibig mo, nandun yung tiwala mo, Lord. Ang liit pa ng mga anak ko. Lord, marami pa akong plano. But this one, yes, you have plans, you have goals in your life, but the plans and goals sa buhay mo ng ating Diyos ay mas malawak, mas malaki, mas maganda kesa sa inyo. But the problem is, Lord, there are things in my life, perhaps, hindi ikaw ang priorities ko. Lord, there are goals in my life, perhaps hindi ikaw ang inuuna ko. Lord, perhaps, mas marami akong time dito sa mundo kesa sa'yo. Lord, mas marami akong iniisip dito sa mundong ito kesa sa'yo. Lord, mas marami akong alalahanin dito sa mundong ito kesa sa'yo. Lord, mas marami akong nakikita din sa mundong ito kesa sa'yo. Gawin natin modelo ang ating Panginoon. May nakikita, may nararamdaman, may papag-alala din sa mundong ito, pero mas focus siya sa ating Panginoon. Mas alam niya yung pwedeng gawin ng ating Diyos. Mas matagal ang kanyang communication, pakikipag-usap, pag-meditate ng salita ng ating Diyos, ng ating Panginoon, sa kanyang Amang nasa langit. Mas mahaba yung kanyang pakikipag-usap sa kanyang Amang nasa langit. That is the model of our God, of our Lord Jesus Christ, have been telling us for so many times, for us to know more our God, for us to be more attached to our God, for us, to experience His love, not of this world. Baliktarin natin, mga kapatid, mga kaibigan. Isa itong paalala sa atin na ating Panginoon. Lord, anytime, I will make more time para sa'yo. I will intentionally have more prayers para sa'yo. I will have more experience para sa'yo. I will change my lifestyle para sa'yo. These are the issues that our God is telling us not only during His time nung siya'y nakabayubay sa cross hanggang sa ngayon. Nandito ang ating Panginoon. Nandito ang ating Diyos at sinasabi niyang, give me more of the time that I've lent you. Give me more of the treasures
na pinahiram ko sa iyo. Ibalik mo sa akin ang iyong talento na pinahiram ko sa iyo. Give me. You try me. Come unto me. You are heavily laden and I will give you rest. Subukan natin ating Panginoon. There are so many things na sinasabi itong mundong ito. At ito'y mundong ito na inilalayo tayo sa ating Panginoon. Give us more time sa ating Panginoon. Whatever problems, whatever difficulties that you're having right now, God will take care of it. If you have unforgiveness, God will take care of it. Kung meron kang problema sa iyong buhay, kung mas attached ka sa ating Panginoon, God will take care of it. Kung meron kang galit sa iyong magulang, sama ng loob sa iyong nanay, God will take care of it. God will transform you and change you. Kung ano man ang iyong pinagdadaan ng kabigatan, because you are more attached sa ating Panginoon, God will take care of it. And you will easily say, Lord, even right now, in my spiritual life, in my Christian life, I commend it to you. I give it to you. And whatever difficulties I'm having right now, because you are with me, I will experience paradise. Kahit ngayon. Because you are with me, in me, with me. And all we need to do, kagaya ng ginawa ng magnanakaw. Kaya sinabi ng Panginoon, you will be with me in paradise because he have repented. Lord, nagkamali ako. I will be with you. Right now, may parte pa ng buhay mo parahil ang gusto mong isuko sa Panginoon. Lord, I want to experience the paradise. I want to experience your goal. I want to experience yung isusuko ko lahat sa'yo. Perhaps meron pa ako unforgiveness. Perhaps hindi ikaw ang priorities ko. Perhaps I have a lot of worries right now. And in fact, because of those worries, para ako nasa Golgotha. Parang ako yung nakapako sa cross. Parang ako yung nakabitin sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa dami kong iniisip, ginawa na ito ng Panginoon para sa inyo. Para sa inyo. Siya na mismo yung nagdala. So whatever worries, whatever concerns, whatever struggles that you're having, give it to our God. Right now, nandito ang ating Diyos. Isuko natin ito sa ating Panginoon. Let's bow down our heads and let us close our eyes. These are 7 words na sinabi ng ating Panginoon. I would rather call this one 7 important issues in our life. Issues that we need to give sa ating Panginoon. Issues na pwede natin isurrender sa ating Diyos. Issues na concern siya. Issues na nire-remind niya. And all we need to do is give it to our God. Whatever that might be. Ikaw man ay nasa online. Ikaw man ay nanonood ngayon. There are some issues that right now that you're holding right now. Give it to our God. Perhaps issues mo sa iyong mother, issues mo sa pagtitiwala, o issue mo sa relationship sa ating Panginoon. O issue mo na mas attached ka sa mundo kaysa sa ating Diyos. O kaya issue na wala ka pang nadadalang kaluluwa sa ating Panginoon na antagal mo ng mananampalataya. Give it to our God. God will say, right now, you will be with me in paradise. It's between you and our God. Let us try to remember this one. Our Lord Jesus Christ have already died for you. And all you need to do is surrender to our God. Let us pray. Oh Lord God,
God, our Heavenly Father. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Ang dami nilang issue sa buhay nila, Panginoon. Perhaps, Lord God, issue of unforgiveness. Meron silang galit o sama ng loob. Or perhaps, Lord God, issue sa kanilang family, sa kanilang nanay. They have a lot of angers. Or perhaps, Lord God, issue na sa kanilang relasyons. Sa iyo, Lord God, in Jesus' name, open their heart and their mind so that you will run their life. Or perhaps issue, Panginoon, na hindi sila makasunod sa iyo, Panginoon, at ikaw ngayon ay nauuhaw na wala pa silang nadadalang kaluluwa para sa iyo. Or perhaps issue, Panginoon, na mas attached sila sa mundo kesa sa iyo. Lord, in Jesus' name, we ask for your forgiveness. Lord, in Jesus' name, right now, as you listen to their prayer, they are dedicating their life, they're committing their life, and in fact, they're surrendering their life unto you. Upang hindi sila nag-iisa sa kanilang pagharap, sa kanilang pinagdadaanan. They are your precious children, O God. As they obey you, as they follow you, Lord, bless them. Lord, bless them. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And now, with the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us all, now and forevermore. Amen. And amen.